mahal na posibleng tumaas pa ang gastos sa pagpapatayo ng bagong Senate building sa Taguig. Bukod sa mga revision at plano at presyo ng materyales, may mga inilihim din daw na detalye sa proyekto. Nasa front line ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa dami ng mga bagong dokumento at detalyeng tinago na nadiskubre raw ni Senator Alan Peter Cayetano, pinangangambahan niyang lumobo pa ang projected kosto halaga ng pagpapatayo sa tinatapos pa lang na new Senate building project sa Taguig. Ayon sa pinuno ng Senate Committee on Accounts, sigurado raw siyang may mga hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa proyekto. Pero tumanggi muna siyang pangalanan ng mga ito. Just this week, I found out maraming tinatago sa atin. Sino nagtatago, bakit tinatago? I received caches, halos a half room full of documents, we're going through it. People are either blatantly lying or just not speaking to us, no? Matatanda ang sinita na at pinare-review ni Senate President Cheese Escudero ang budget sa bagong gusali ng Senado. Matapos lumabas sa report ng Accounts Committee na mahigit 21 billion pesos na ang projected cost ng construction nito. Pero kahapon, inamin ni Cayetano na sa dami ng revision sa plano at pagtaas ng presyo ng mga materyales, posible raw lumobo pa sa 26 to 29 billion pesos ang halaga ng gusali. Matatanda ang dati ng inalmahan ng pinalitan ni Cayetano na si dating Accounts Committee Chair Senator Nancy Binay ang 23 billion pesos na unang projected cost ng proyekto. Pero kahapon, may panawagan si Cayetano sa kanya at sa DPWH na siyang nakangasiwa sa tinatayong Senate building. Tell the whole truth, di ba? Ito, review lang to eh. So hindi ko alam bakit, you know, ganyan ang nagiging reaction ng marami, either frozen or nagkakalat ng gossip tungkol sa amin or politically may attack. It's coming out so far to be the most expensive building in the country and that's going to be sad, di ba? But we'll still try to remedy that. Sa ngayon, nakabinbin na rin sa komite ng Senado ang ethics complaint na isinampan ni Binay kay Cayetano bunsod ng una nilang pagtatalo sa hearing. Pero bukas daw si Cayetano na sundin ang conciliation process ng ethics committee para subukan silang pag-ayusin at di na umabot pa sa aktual na hearing. But I think it's a good idea na magka-conciliation. For as long as wag lang maapektuhan yung resulta ng review. Yung ibig sabihin, secondary yung relationship namin, secondary yung if I can use the word tampuhan, di ba? As I said, I'm not perfect. I apologize to the public na nireport nyo naman kasi hindi naman dapat ganun talaga mangyari. Dumanggi na munang magbigay ng komento sa issue si Senator Nancy. Pero una na niyang sinabi kahapon na susunod din daw siya sa conciliation process. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.